No, magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay maglalagay tayo ng mga PVC pipes abang sa ating electrical wiring. Mula sa pag-aabang ng PVC sa ating lighting sa ground floor, pag-aabang ng mga outlet sa ating second floor, at papunta dito sa ating main breaker. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. So ito yung nabili nating mga junction box para sa ating electrical wiring. At ito na rin yung mga PVC, bali 1/2 lahat yung binili natin. Siguraduhin natin makapal yung ating PVC at saka yung ating junction box para hindi magbibitak ito pag naapakan ng tao. So dito tayo maglalagay ng mga PVC at saka junction box mga sir. So mas magandang abangan natin yan mga sir habang wala pa yung mga bakal para sa slab. Yan, para hindi tayo mahirapan. Kasi pag may bakal na yan mga sir para sa slab, mahirapan kang maglagay na mga PVC. Lalo na pag yung PVC mo ay mataas. So mas maganda mga sir, magabang muna tayo nito bago ito malagyan ng mga bakal. So maliit lang naman itong bahay na ito. Kaya 1/2 lahat ng binili ko. So ito mga sir, bali ito yung inuna natin, yung lighting. Yan. Bali yung nasa junction box mga sir, yan yung abang natin sa lightning sa ibaba mga sir. So yan yung abang natin sa ibaba, yung nasa junction box. Habang itong nakatayo na to, ito yung mga outlet sa itaas mga sir. Yan. So yan yung mga outlet natin sa itaas o sa second floor. Ganyan. So ito yung sa room na outlet, yung tatlong to. Bali tatlo kasi yan. Bali yung isa is nagsusupply yan ng main at yung isa papunta sa kwarto sa kabilang room at yung isa naman is papunta sa pangalawang room. Bali tatlong room pala ito nasa taas mga boss. Yan. So bali dalawa yung nandyan, yung isa ay papunta naman doon sa mas maganda mga sir, lalagyan nyo ito ng electrical tape. Habang itong isa is papunta doon sa ating main breaker. Yan. Bali nandyan yung ating main breaker mga sir. Ganyan, isang room mga sir, may outlet dyan magkabilaan. So ito naman yung papunta sa ating main breaker. Bali apat na PVC ang nilagay natin. Itong isa is ito yung nagsusupply sa ating outlet sa itaas. Itong isa naman nagsusupply ng ilaw sa itaas. Habang itong isa ay abang to sa ating aircon sa itaas. Yan, bali sulo lang yan. So ito naman isa, ito yung nasa lightning natin. Yan, ito yung sa lightning natin mga sir. Isa. So papunta diyan. So papunta diyan sa utility junction box. So ito naman yung switch. Yan, so matatanggal pa yan. Hindi pa kasi natin yan ilagyan ng pako o kaya screw para hindi yan matanggal. So yan yung papunta sa switch. Yan. So nandiyan kasi yun sa ibaba yung main door. So sa gilid ng main door, diyan natin inabang yung switch natin. Yung isa namang PVC na yan, yan yung sa labas mga sir. Yan yung sa labas na ilaw. Bali dalawa, bali tugang yung lalagay nating switch dyan. So dalawang ilaw sa labas, nandyan isa. At yung sa kabila isa. At sa living room isa rin. Kaya tugang switch yung ilagay natin. Tapos itong linya to, ganyan. So ito naman yung box para sa ating garage o parkingan at papunta doon yung switch nya. Yan, bali yung switch sa ating garage is sa labas lang. Yan, tapos sa takbo yung main dyan. Itong junction box ito mga sir, ito naman yung sa kitchen natin. So dalawang junction box to. Yan, bali dalawa kasi yung ilaw sa kitchen natin. Yung isa is malapit doon sa lababo, yung isa is nasa may lamesa. So yan yung switch niya mga boss. Dyan pinalagay sa may-ari yung switch. So papunta naman siya doon sa ito yung ilaw natin sa ating CR at saka yung sa guest room. Yung isa niyan is sa guest room. So bali napansin nyo, hindi ako naglagay ng switch, yung abang sa switch. Kasi kukunin lang natin yung switch sa ilalim mga sir. So doon lang tayo maglalagay ng switch kasi lalagyan pa naman nila ito ng ceiling or kisame. So tsaka na tayo maglalagay ng switch, sa ilalim lang tayo maglagay ng switch. Ganyan mga sir, so walang kahirap-hirap mga sir basta wala pang mga bakal.
Habang ito na mga nakatayo na to, ito yung mga abang sa ating outlet sa second floor. So mas maganda mga sir, mag-abang tayo ng mga outlet. Yung iba kasi mga sir is, ang inaabang lang nila nito sa slab ay yung sa ilaw lang sa itaas ay baba. Mahirap yan mga sir. Yung outlet sa itaas is pinapadaan lang nila sa ceiling sa second floor, tapos binababa nila. So sayang sa wire at PVC yan mga sir. So mas maganda nasa slab yung ating outlet. So ito na mga sir, kinabukasan nilagyan na ito nila ng mga bakal at yung dalawang ilaw sa labas nalagyan na rin. Ito yung abang sa ating antenna or sa internet cable yan. So dyan ipapadaan. So ito mga sir, napansin nyo yung PVC, mas magandang italin nyo ito sa bakal para aangat siya sa plywood. Kasi pag hindi niya nakaangat mga sir at nakapatong yan sa plywood, pagtanggal nitong plywood mga sir, makikita yung ilalim ng PVC. So lilitaw yung PVC yan. So mas maganda mga sir, meron kang inilagay na spacer o itinali mo ito sa bakal. So bali lahat ng yan iti-check natin mamaya na dapat hindi nagkapatong yung PVC sa plywood, dapat naka-space ito ng 1 to 1.5. So punta naman tayo sa ibaba mga sir. So ito yung breaker natin sa baba mga sir niyan. So nasa harapan niyan ng pintuan mga sir. Yung dalawang butas na yan is yung windows. Bali apat yung PVC galing sa itaas mga sir. Yung isa outlet sa itaas, yung pangalawa ilaw sa baba, yung pangatlo ilaw sa itaas, at yung pangapat mga sir yan yung abang sa ating aircon sa itaas. Solo lang siya sa isang breaker. So dito naman ilalagay natin yung switch. Yan. So sa gilid ng ating main door. So ito naman yung switch sa kusina mga sir. Yan. So dyan natin ilagay sa gilid ng kitchen door. CR dyan mga sir. So hindi pa inalagyan ng division, kaya hindi natin lagyan ng PVC na pangabang sa switch. So yung sa gilid is yung guest. So ito na mga sir. So nabuhusan nila. So ito yung terrace nya. Ito namang division na to. Ito yung sa mga wall. Yan. So ito yung sa outlet natin yung So lahat ng nakaangat na PVC mga boss, yung mga nakatayo na PVC, yan yung sa outlet natin sa second floor. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.